Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw at yung kulay ng tubig. Yan o. Tsaka dito sa kabila. Tanaw din po natin yung barko na lumubog na at base sa mga napagtanungan natin, etong mga barko na daw na to ay eto yung mga barko na bumibiyahe dati papunta sa Rapu-Rapu Island. So dahil sa mga nagtataasang crane at sa higanting struktura na nandito sa gitna nitong planta, kaya akalain po natin isang spaceship na ginagawa dito sa bahaging eto ng bundok. Pero nang nalapitan na natin to, dito natin nakita na isa pala tong... Grabe, nakita nyo naman kung gaano kaganda etong kalsada na madadaanan natin dito sa probinsya ng Albay. So, mula doon hanggang dito sa exit ay ganitong kalsada yung madadaanan natin. Bonus pa, kasi nasa harap lang po natin ang napakagandang bulkan na nandito sa Pilipinas. Yan o, saktong-sakto. Walang gaanong ulap at kitang-kita po natin ng buo yung kanyang napakagandang hugis. Perpektong bulkan. Mabalik tayo dito sa kalsada. Nandito po tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang bypass road na nandito sa Pilipinas. Mula doon hanggang dito sa exit ay etong bulkang mayon yung ating matatanaw. Dagdag pa natin ang magandang kondisyon nito, kaya dito dumadaan ang halos lahat ng mga sasakyan na dadaan lang dito sa Kamalig Albay. So eto po yung Kamalig Bypass Road at dun banda yung Kamalig Town Proper. So sa pamamagitan na itong kalsada ay hindi na po natin kailangan pang dumaan sa sentro ng bayan ng Kamalig at suungin ang traffic. Yan. So dito wala nang traffic, napakaganda pa ng view na matatanaw natin. So maliban dito sa bulkang mayon, sa kalsada, isa sa mga nagpahinto sa atin dito ay yung makikita natin dun sa bundok. Ayan no. Parang may ginagawang rocket ship, ano ba yan, missile. Matagal nang palaisipan sa utak ko kung ano nga ba yung higanting strukturang yan. Ilang beses na tayong nakadaan dito sa Albay, maraming beses na tayong dumaan dito sa kalsadang to, pero hindi ko pa nakikita o hindi ko pa nalalapitan yung ganyang struktura. Palaisipan tuloy kung ano nga ba yung strukturang yan, kung gumagawa nga ba ang Pilipinas ng rocket ship. Kasi oh, kung titingnan natin mula dito, parang yung mga napapanood natin sa mga palabas. Yung gagawin po natin ngayon para matuldukan na yung palaisipan sa ating isipan, sa ating mga utak, pupuntahan po natin at alamin kung ano nga ba yung higanting strukturang yan. Sa nga ba itong rocket ship? Mamaya malalaman po natin kung ano yung mga nandun. Bago po natin puntahan yung bahaging yun ng bundok, pupuntahan po muna natin ang kabila netong ngayon. Titingnan po natin kung gaano kaganda yung mga view na matatanaw natin dito. Balita ko kasi napakaganda daw ng mga baybayin na matatanaw natin doon o makikita natin doon. At napakaganda din ng mga islang pwede nating mapasyalan o mapuntahan sa pamamagitan ng mga ganitong sasakyan. Kaya ano pa yung hinihintay natin? Pisa na natin ang ating road trip. Let's go! Wow! Tingnan nyo naman, no? Grabe. So, maliban dito sa napakagandang korte o hugis na itong bulkang mayon, isa sa mga napansin natin habang dinadaanan itong kanilang kalsada, itong malalawak nilang mga ilog. You know? So, ito po yung ilog na hindi tubig yung umaagos, kundi itong mga itim na buhangin o yung mga lahar na galing mismo dito sa bulkang mayon. So, magkabila, sementado na, may mga protection na para hindi na lumawak pa etong ganitong ilog pababa dito.
So marami po yung mga nadaanan ng mga naglalaki ang bato tulad niyan at humamba lang sa mga kalsada. Kaya gumawa po sila ng mga ganitong daanan ng lahar para hindi na lumihis pa o makapaminsala yung mga materyales na manggagaling dito sa Bulkang Mayon. Ayan, so buti na lang at walang mga naitalang pag-aalboroto itong Bulkang Mayon. Kaya tuloy-tuloy yung nagiging rehabilitasyon, tuloy-tuloy yung mga nagiging repair sa mga strukturang napinsala ng mga nagdaang pagputok nito. Yun, yung mga lahar na umagos sa mga kalsada, yung mga kalsada na bitak, nabiyak dahil nga sa nabagsakan ng bato. So sa ngayon, tuloy-tuloy yung pagpapaganda sa mga daanan dito. At sumayon po pa yung magandang panahon, kaya yun. Yan, so medyo malayo yung pinagparkingan natin kasi tulay na po dito banda. So hindi po tayo pwede magpark dito sa bungad o sa mismong tulay dahil nga sa nasa two lanes lang yung lapad nito. Yun. So sa ngayon nga pala, matapos ang megit sa halos isang oras na travel mula doon sa Kamalig, Albay, ay narating na rin po natin etong sikat na Sula Bridge. Yan o. So dahil sa araw ng Linggo, kaya marami po tayong mga nakasabayan at naabutan ng mga rider na pumasyal sa bahaging eto ng Albay. So kung makikita po natin dito, parang pangkaraniwan lang etong tulay na to. Hindi ganun kahaba at hindi naman ganun kalaki. Pero dahil nga sa sobrang ganda na itong lugar kung saan ito makikita, kaya dinarayo ito ng mga motorista. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw at yung kulay ng tubig. Yan o, tsaka dito sa kabila. Okay, thank you. Thank you, thank you. Ingat. Sobrang ganda ng tanawin dito. Makikita po natin itong medyo malawak na parang ilog at dito sa kabila. So parang ilog kasi yung tubig na dumadaloy dito ay galing sa magkabilang bahagi nitong dagat. So, ilang kilometro lang mula dito ay makikita na po natin yung bungad o yung parte nitong daluyan ng tubig na konektado na sa dagat. So, dahil nga sa konektado to sa dagat, kaya matatanaw po natin yung ilang mga barko, yate na nakadaong dito sa gilid nitong tubig. Yun, no? So maliban dyan, tanaw din po natin yung barko na lumubog na at base sa mga napagtanungan natin, etong mga barko na daw na to ay eto yung mga barko na bumibiyahe dati papunta sa Rapu-Rapu Island. Yun. So medyo matagal nang natenga o nakatambay yung mga barko dito at inilagay daw sila dito dati dahil nga sa mga malalakas na bagyo na pumasok o nanalasa dito sa Pilipinas. So para maiwasang masira o hindi maapektuhan ng mga naglalakas ang alon, kaya itinago po sila dito sa bahaging ito ng Sula. Yun. So mula dito sa bahaging ito ng Bakakay ay pupunta na po natin yung bundok na sinasabi ko kanina. Yun. Para malaman natin kung ano nga ba yung higanteng struktura na natanaw natin mula doon sa Kamalig, Albay.
Natapos ang mahigit sa isang oras sa travel mula doon sa Sula Bridge. Ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Kamalig kung saan makikita. Itong pala isipang struktura kanina. Yan. So dito nalaman po natin na hindi pala siya rocket ship, hindi pala siya missile, hindi pala siya kung ano man yung mga naiisip natin kanina. Isa pala siyang planta ng semento. Yun. So sa mga nakaka-familiar sa Mayon na brand, yun, yung Mayon Cement, ay ito po yung kanilang planta. Sa taas kasi netong planta, kaya akalain po natin pag nasa malayo tayo na isa po itong Space Center. So dahil nga sa kulay puti na ang halos lahat ng parte netong gusali, kaya akalain po talaga natin siyang Space Center. Pero dito, yun, mula dun sa layo, pag nalapitan na natin itong struktura, ay dito natin malalaman na isa pala itong planta ng semento. Tingnan nyo naman, maging yung kalsada, kulay puti na din dahil nga sa mga alikabok, sementong dumidikit dito sa mga nandito sa kalsada. Maging itong mga dahon ng puno ay kulay puti na rin dahil sa mga alikabok na nagliliparan dito. Halos mag-zero visibility na yung kalsada. Maging yung kontador ng kuryente, wala na tayong mabasa dito. So dahil sa mga nagtataasang crane at sa higanting struktura na nandito sa gitna nitong planta, kaya akalain po natin isang spaceship na ginagawa dito sa bahaging ito ng bundok. Pero nang nalapitan na natin to, dito natin nakita na isa pala tong planta ng semento. Yun. So, mukhang na-prank tayo doon, ha. At natuldukan na rin sa wakas yung palaisipan para sa atin. Kung halimbawa dumadaan tayo dito sa bahaging ito ng Albay. So, nalaman natin kung ano yung nandito sa bahaging ito ng bundok sa pamamagitan ng pagpunta mismo dito. So sa ngayon, para hindi masayang yung pagpunta natin dito sa bahaging ito ng Albay, bibisitahin po natin yung Mala Chocolate Hills na mga burol na matatagpuan sa unahan lang nitong planta ng semento. Kaya tara, let's go! Wow, grabe. Hindi ko inaasahan na may ganito pala dito sa bahaging ito ng Pilipinas. Nakamamangha. So buti na lang at napadpad tayo dito dahil dun sa planta ng semento at nakita natin etong napakagandang tanawin. Yan o. No? Tayo lang po yung nandito sa kalsada. Nakita nyo naman walang dumadaan na sasakyan dahil sa ongoing pa yung ginagawang konstruksyon sa unahan lang na itong kalsada. Sa tingin ko, pag nagawa na itong kalsada dito sa taas na itong Kamalig Albay, ay ito yung isa sa pinakamagandang kalsada na madadaanan ng mga motorista. Mala Chocolate Hills, yung mga burol na madadaanan dito. Makikita natin sa ating drone shot ang napakagandang formation na itong mga burol. Grabe. So first time po nating nagawi sa bahaging ito ng Kamalig Albay, kaya naman namang ako sa ating mga nasaksihan. Hindi man ganun yung expectation natin dito sa planta ng semento, namangha naman tayo sa ating mga nasaksihang tanawin mula doon sa Sula Bridge ng Bakakay hanggang dito sa bahaging ito ng Kamalig Albay, ay talaga namang nakakamangha yung mga tanawin.